Kumusta mga kaibigan? Nagbabalik na naman ang Dare to Believe. At ang paksa natin ngayon ay kabilang sa Greek mythology. At ito ay ang istorya ni Polyphemus, ang Cyclops, o ang halimaw na iisa ang mata. Ang istoryang ito ay base sa magkahalong mga bersyon ni Homer mula sa Odyssey, ang makata na si Theocritus, at ang satirist na si Lucian. Ayon sa kwento, ang pinakaunang mga nilalang sa mundo ay kakaiba. Mayroong mga halimaw at may mga higante at iba pa. At nang sinakop ni Zeus ang mundo, pinalaya sa mga ito maliban sa mga higanteng iisang mata o tinaguriang Cyclops. Sila ay pinayagang manatili at naging paborito ni Zeus. Napakagaling nilang magtrabaho at sila rin ang gumawa ng kanyang armas na gawa sa kidlat. Binigyan sila ni Zeus ng magandang buhay, kabilang dito ang mga taniman ng umbas at mais na nagburungan ng sobrang dami at mga alagang tupa at kambing. Ngunit, kilala ang mga Cyclops na maiksi ang pasensya at hindi kailanman naging mabuti sa mga estranghero. Makalipas ang ilang dekada, isang Griyegong prinsipe na nagngangalang Odysseus ay nanggaling mula sa gyera ng nasirang Troy at napadpad sa isang abandonadong isla. Pauwi na sana siya mula sa gyera kung saan malapit na siyang bawian ng buhay, ngunit pinili niyang idaong ang kanyang bangka sa mapanganib na lugar na ito. Hindi kalayuan mula sa lugar kung saan idinungka ng kanyang mga tauhan ng kanilang barko ay may isang kwebang nakaharap sa dagat. Mayroon itong matibay na harang sa bukana. At dahil sila ay gutom na, ay sinimulan niya itong tahakin kasama ang 12 sa kanyang mga tauhan. Nagdala siya ng alay na alak para sa kung sino man ang nakatira dito. Ang bakod ng kuweba ay nakabukas at pagpasok ni Odysseus ay kitang-kita niya na masagana ang pamumuhay ng may-ari nito sapagkat mayroon itong maraming kulungan ng kambing at tupa at mga lalagyan na puno ng keso at timba na umaagos sa lamang gatas. Tuwang-tuwa ang mga tauhan ni Odysseus. Kinain nila ang mga pagkain na doon habang hinihintay ang may-ari ng bahay. At dumating na nga ang may-ari ng kuweba. Isang higanteng napakalaki at nakakatakot ang tumambad sa kanila. Dala-dala mula sa pagpastol ang kanyang mga alagang tupa. Nang siya at ang alagang mga hayop ay nakapasok na, sinaran niya ng isang napakalaking bato ang bukana ng kuweba. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang mga estranghero. Sino kayo? Kayo ba ay mga ngalakal o mga piratang magnanakaw? Sino kayo para pumasok na walang imbitasyon sa bahay ni Polyphemus? Mabilis na sumagot si Odysseus. Kami ay mga mandirigma mula sa Troy. Nasira ang aming barko. Nagsusumamo kami sa iyo sa ngalan ni Zeus ang aming Diyos. Tumawa ng malakas ang Cyclops. At sinabing hindi siya naniniwala sa kahit na sino mang Diyos sapagkat siya ay mas malaki sa kahit na sino sa kanila. At pagkasabi noon ay hinablot niya ang isa sa mga tauhan ni Odysseus at biniyak ang bungo nito, kinain hanggang sa siya ay tinamaan ng antok. Ang kawawang mga bihag ay naiwan sa loob ng kuweba sapagkat tanging ang Cyclops na si Polyphemus lamang ang makakapagbukas nito. Sa kahabaan ng gabing iyon, nag-isip ng matinding paraan si Odysseus para makatakas. Ngunit inaabot na siya ng bukang liwayway kakaisip at nagsimula ng magtipon-tipon ng mga tupa at nagising ang Cyclops ay wala pa rin siyang plano. Kinailangan niyang makita ang dalawa na naman sa kanyang mga kasama na mamatay sapagkat sila'y ginawang agahan ni Polyphemus. Hanggang sa lumabas uli ang Cyclops at tinakpan muli ng malaking bato ang kuweba. Napakatinding pag-isip ang ginawa ni Odysseus hanggang sa nakapagdesisyon siya ng gagawin. Isang napakalaking troso ang nakita niya sa tabi ng kulungan ng mga hayop. Kasama ang kanyang mga tauhan, pinutol nila ang isang parte nito at pinatalas ang dulo sa pamamagitan ng pagpapaikot nito sa apoy. Natapos at naitago na nila ito nang makabalik si Polyphemus. Muli, ginawa na naman niyang hapunan ng dalawa sa kanila. At nang matapos ito ay nag-alay si Odysseus ng kanyang alak kay Polyphemus. Tinungga niya ito at nang maubos ay humingi pa ng kasunod hanggang sa ito ay malasing at makatulog.
Kasunod nun ay kinuha na nila Odysseus ang matulis na kahoy mula sa pinagtataguan at isinalang ang dulo nito sa apoy hanggang sa muntikan na itong magliyab. At parang may makapangyarihang boses na bumulong sa kanila nang tinulok ng mga itong troso sa mata ng Cyclops. Napasigaw si Polyphemus, napatayo at hinabot ang nakatusok sa kanyang mata. Kaliwat kanan paikot-ikot, hinanap niya ang may pakana nito. Ngunit bilang siya ay bulag, nakatakas ang mga ito sa kanya. Sa wakas ay binuksan niya ang pintuan ng kuweba at ininat ang kanyang kamay sa pag-asang mahuhuli si Odysseus pag tumakas sa mga ito. Ngunit maging ito rin ay napagplanuhan na ng ating bida. Kanyang inutusan ng mga tauhan na pumili ng pinakamatatambok ng mga tupa at itali ang mga ito sa tagtatlo. Habang papunta ang mga ito sa pastulan ay kinapa ni Polyphemus ang balahibo ng mga tupa. Ngunit ang hindi niya alam ay nagtago ang mga ito sa ilalim ng tiyan ng mga tupa dahilan upang makatakas at makalabas sa kuweba ang mga bihag. Agad silang sumampa sa kanilang barko, ngunit di pa nakontento si Odysseus at nag-iwan ng huling salita. Ano, Cyclops? Ang hina mo naman at hindi mo kayang kainin lahat ng napakaliit mong mga bihag. Bagay yan sa'yo sa ginawa mo sa lahat ng bisita sa iyong pamamahay. Pagkarinig nito ay galit na hinagip niya ang isang parte ng bundok at itinapon sa barkong sakay si Odysseus. Mabuti na lamang at malayo-layo na sila kaya't hindi na sila inabot ng bato. Ngunit naalog ng alon ng barko at muntikan na itong humampas sa lupa kung hindi dahil sa sipag ng mga tauhan ni Odysseus na dala nito sa laot. At nang malayo na sila, ang sabi ng bida, Cyclops, ang pangalan ko ay Odysseus at ako ang bumulag sa iyo. Yan ang sasabihin mo sa kung sino man ang magtatanong sa iyo. Napakalayo na nila noon at wala nang nagawa ang bulag na si Polyphemus kundi maupo na lamang sa baybayin. At yun mga kaibigan, ang kwento ni Polyphemus, ang Cyclops o ang halimaw na iisa ang mata. Naway nagustuhan ninyo ang ating istorya sa araw na ito. Hanggang sa muli at huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa channel na ito para sa mga bagong videos. Maraming salamat!